kemudian justru mohon amisa kayo. Ayan na yung kaya niya. This is often precisely the one area we want to forget. Yan. And maybe work on later. We do not want to let His word condemn us in this one area. And so we try to forget it and distract ourselves by working on some other sacred area which does require conversion but not with the same urgent thing of consciousness that is true of the former area. Yan pa pa lumabog. Nagbago naman ako dito. Eh, hindi naman yan gusto ng Diyos eh. Ito yung gusto ng Diyos. Kaya mamimili tayo, pero pipili natin. Eh, yung nakagay dito. Ito yung mga areas that we do not want to face squarely. At ang dinadala tayo ng demonyo doon sa madali-dali. Kaya, ipapag-iwanan yung nakatakot. It is in this first area of our hearts, if we will be honest and open with the Lord, where we are very personally experiencing the Lord in the burning fire of His word as He confronts us here and now. Mararamdaman po natin. Mararamdaman natin na ito'y pinibili natin dahil ito'y mas madali. Pero matapos na mapa nito, okay. Deep inside, hindi naman talaga yan ang gusto ng Diyos. Ito talaga ang gusto ng Diyos na harapin ko. The particular examen is very personal, honest, and at times a very subtle experience of the Lord calling in our hearts for deeper conversion to Himself. The matter of the conversion may remain the same for a long period of time, but the important thing is our sense of His personal presence to us. Hindi automatic, hindi bigla, pero nararamdaman natin, andyan lagi ang Diyos challenging us. Often, this experience of the Lord calling for conversion is once more part of our hearts, takes the expressions of good healthy guilt, which should be carefully interpreted and responded to, yet there is to be progress in holiness. Laging na rin, hindi nawawala. This is more of a spiritual faith reality as revealed by the Father in our experience than a heavily moralistic and guilt-laden reality. A deep sense of sinfulness depends on our growth in faith and is a dynamic realization which always ends in thanksgiving. Yan, idea na. Good day for Christians as well. The Christian heart is always a heart in a song. Song of deep joy and gratitude. But the Alleluia can be quite superficial and without body and depth unless it is genuinely touched with sorrow. This is the song of a sinner constantly aware of being prey to his sinful tendencies and yet being converted into the newness which is guiding and the victory of Jesus Christ. Kaya yung sa Holy Week, paglalim ng special doon sa spirit of the Holy Week. Eh, paglalim din naman ng nararamdamang kaligayahan sa participation in the sufferings at death of Christ, paglalim din sa participation doon sa joy of the risen Christ. This basic dimension of our heart's vision, which the faith desires to deepen in us as He converts us from sinners to His sons and daughters. This contrition and sorrow is not a shame. It's not a shame, nor a depression at our weakness, but the faith experience as we grow in our realization of our Father's wholesome desire that we love Him with everyone's heart. So, mayroong distinction dito. It's not about shame. It's not about sorrow. It's not about fear. But it's not about faith. So siguro sa mga, ewan ko, yung kinatakot natin yung mga taong na magbago dahil pag hindi nagbago sila yung mapapunta sa impyerno, makasarili yun. Bakit ka nagbago? Eh, ayaw ko mapunta sa impyerno, iwas puso yun.
Kaya nakakapunta sa langit ng naniiwas na puso, makapunta sa langit sa iyong mga ipang. Kaya, we should be very careful about it yung mga ito. Kaya dapat mga bago tayo sa impyerno. Yung mga nakatakot yun. Then, hopeful resolutions of the matter. In the light of our present discernment of the immediate past, how do we look at the future? Are we discouraged or despondent or fearful of the future? If this is the atmosphere of our hearts now, we must wonder why we try to interpret this atmosphere. We must be honest in acknowledging our feeling for the future and not repress it by hoping it will obey. At this point in the examen, there should be a great desire to face the future with renewed vision and sensitivity as we pray for to recognize even more the subtle ways in which the Lord will feed us and to hear His word for us in the existential situation of the future and to respond to His call with more faith, humility, and grace. This should be especially true of that intimate, abiding experience of the Lord calling for painful conversion in some area of our heart. Great hope should be the atmosphere of our hearts at this point. A hope not founded on our own efforts or our own powers for the future, but rather founded much more fully in our Father, whose glorious victory is Jesus Christ, we say through the life of the Spirit, their Spirit in our hearts. Ito yung pinagkakaiba ng kasama lagi at gusto mo nang andyan yung mga negative, andyan yung mga takot, andyan yung mga lahat. Pero dahil alam mo na ang Diyos ay narito, ay siyempre ng bida, siyempre ng in-control. But there is always good. The more we will trust God and allow Him to lead in our lives, the more we will experience through supernatural hoping God faithfully in and through quite beyond our own weak powers. An experience at times frightening, emptying, but ultimately joyfully exhilarating. So, ito, description na ito, at least ito. Ano yung panito? Ano yung gist ito? Ano yung gist nito? Na sa ating pagkilos, mayroong dalawang kulingas. Yung galing sa Diyos at saka yung galing sa demonyo. Binigyan natin ang pansit yung galing sa Diyos. Itong galing sa Diyos, siya ang nagtatrabaho. Siya ay nagtatrabaho sa pamamagitan ng ating humanity. Through our feelings, through our senses. Pero nangangailangan that we get in touch with that. At paano ito nangyayari? Through consciousness examen. Na dito ay pinagpapiligan ko yung nangyari. Hindi, not primarily, makita yung itugay masama o mabuti. That is part of that. Pero sa ating secondary lang. Kundi ang ating binibigyan natin siya, yung nangyari before. Yung before I made that decision. So, pagkatuod, ay nagtatrabaho yung ating Panginoon Diyos. Ayun ba? Pwede ba yun? Mahirap yun. Pero, after some time, na ulit-ulit na ginagawa ko ito, I become more sensitive. Bakit? Eh, tinutulungan naman ang mga Panginoon Diyos eh. Ngayon, pag ako naman ay naging sensitive dito, lahat ng mga formation ay makakapupunta ko ay makakatulong sapagat alam ko na kung paano kahit wala pong tumarating mga formation na yan, alam ko na kung paano ang Diyos pinagtatrabaho sa akin. At kahit wala pa yung mga formation na yan, nagpapulungan ko din ang aking sarili sapagat ang tumutulong sa akin ay ang the first formator at ito yung iba kundi yung ating Panginoon Diyos. Itinuturo sa akin kung ano ang mabuti at kung ano ang masama at itinuturo sa akin kung paano ito mangyayari sa pamamagitan ng ating feelings at pagkakulong.
So that's the gist. Ngayon, pinaikin ko lang kung gusto ninyo pwede mag-text lang kayo sa akin. Kung ano sa advertisement na ito, trabaho na ito, anong buhay na ito. Text nila sa Bishop, kung sa akin mas masusunod sa akin. Ito yung aking video contest. Maraming salamat. So, yung mga tanong ninyo, yung sagot mo, nasa papel na inyong kukunin pag ginawa nyo na yung mga. So, thank you, and I'm leaving. Thank you. Thank you.